Okay, syempre, Ibyam. Ang unang iisipin ng tao, anong difference nito sa greatest love? Walo anak ko. Wala akong Alzheimer's. And greatest love, meron akong asawa. Meron akong boyfriend, nag-abroad. Iniwan ako, na-rape ako. Kaya nagkaroon ako ng dimples ng mga anak. Pero ito ngayon dito, may asawa talaga ako. Na nag-abroad lang at babalik. Which is si Joey. Yun yung kaibahan. Pero and, sa tindi ng dramahan, pareho eh. Pareho yung drama nito sa character ko bilang si Nay Gloria at si Nanay Luz ngayon. Ang kaiba lang nito, normal ako. Wala akong sakit. Lahat ng emosyon, mararamdaman ko, lahat ng pang-iyak, lahat ng magulho, lahat ng kung ano man yun, mararamdaman ni Luz. First time mo ba with Chong? Hindi, bata kami, di ba? Saan? Bata kami. 17 ako. Sabi niya, 18 years old daw siya noon. No, kagawa kami ng 5-6 movies. Ang tagal na yun. Tagal na yun. After 30 years, nagbalikan kami ngayon ng... Yun. Nag-work kami ulit after 30 years. Dito, mag-asawa naman kami. So, ang sarap-sarap na yung partner ko before, nung dalaga ako, eto ka-partner ko ngayon. Kaya hindi ako hirap. Ah, ang galing-galing ni Joey dito. Tsaka kamusta yung chemistry niyo? Ay, ang galing. I mean, ako na magsasabi, kusang lumalabas na nagugulat sila. Ha? Normal sa amin yung, halimbawa, kahit walang halika na smack. Dahil sa, kaibigan kami, yung alam mo yun, matagal na kami magkasama. So parang natutuwa kami, nag-smack kami. So sabi na, may smack talaga. So sa amin, wala yun. So ang ganda ng chemistry, ang ganda ng rapport namin mga dalawa. Ano pwede mo ma-share tungkol sa show? Si Joey, ito ang, for me ha, ang dami na niyong ginampanan na magagandang role. But for me, ito, dito, pinaka, ito ang pinakamagandang role ni Joey. At ito, tandaan mo ito. Ito, maraming diyan. Ito, ang mga show niya, magaganda yung mga nakaraan niyang show. Walang problema yon. Ang galing niya. Pero mark my word, ito ang pinakamaganda para sa akin. Ito ang pinakamagandang teleserye ni JN at ito ang pinaka-best performance. Mas aangat dito, masahangaan siya na ganun kalalim. Hindi nga, totoo nga. Binubullshit ba kita? Ako nang bubullshit? Hindi. Kaya umayos ka ha, at mahal kita, alam mo yun. Love you. Mabait to. Diyos ko, mabait na bata. Yan. Loves to yan. Sobra, mabait. Tsaka magaling. Galing siya. Ayan, dahil pumasok si JN. Ano ba yung bubuksan yung business? Pwede na pag-usapan yun. Na-click ka. Explain ka nga. Tinatanong ako sa business natin bubuksan eh. Ikaw magsabi. Ano yung business natin bubuksan? Gym. Alliance Gym. Dinala po nila yung heavyweight champion ng 1FC. Yung gym nila dito sa Philippines. Tapos mag-invest ko. Nag-invest ngayon? For martial arts, para sa health awareness, mental health awareness, anti-bullying. Kailan? Ginagawa na po eh. Soon, target September buksan. Kaso feeling ko hindi pa. Wala pa yung binibuilding pa lang yung kasi doon napunta yung hilig mo eh, no? Opo, tsaka para sa akin magandang investment siya kasi pag sa'yo na yung gym, kahit yung mga anak mo, pwede na. Hindi ko nililook forward pa yun. So kayo nila, ano, sino nga yun, yung malaki katawan? Sino po? Ano, yung MMA, yung taga-bybars. Brandon. Siya po yung mayari talaga. Ikaw ang best na. Ikaw, tsaka sila. Thank you. Hinila niya ako doon. Dinala niya ako doon. Ay, gusto mo? Sosyo ka? Okay, go. Maganda naman. Hindi ko kasosyo, hindi si RJ Korea. Hindi, Korea. Kasosyo niya. Ako, kami. Pamilya. Pamilya kayo, si Brandon, tsaka to. Meron na din iba, pero... yun. Ituro mo lang kayo. Kami na yung
Hinila lang talaga ako ni Jay. Eh, gusto ko naman kasi, of course, Brandon Vera is Brandon Vera. Maganda yun, di ba? Yeah. Di ba, hindi nyo pa namang ginagawa ng teleserye, close ka na talaga kay JM. Sorry for cut you, pero short